Wala nang bagyo sa bansa pero baha pa rin sa isang barangay sa Bugalyon, Pangasinan. Umapaw kasi ang ilog doon kaya hiling ng mga residente magkaroon ng dike sa naturang lugar. May news to go si Jasmine Gabriel ng GMA Dagupan. Lubog pa rin sa baha ang nasa 50 kabahayan sa barangay Magtaking, Bugalyon, Pangasinan. Ang ilang residente naglagay na ng mga gulong ng sasakyan sa harap ng kanilang bahay para may matungtungan at maiwasang lumusong sa baha. Habang ang iba, umiikot pa sa ibang lugar, suot-suot ang kanilang mga bota. Hindi kami makalabas. Eh ngayon, mabuti may nagbubutan lang kami. Kasi pagpunta kami doon, malayo na doon. Siguro abuti ng isang linggo, ganun, kung paan. Pag, lalo na pag ulan ng ulan, di siyempre di ano. Patagal ng patagal. Pangamba ng ilang residente, baka pamugaran na ng mga insekto at daga ang paligid dahil sa baha. Taon-taon ang problema ito ng mga residente kapag panahon ng tag-ulan. Kahit daw kasi may hina lang ang ulan, umaapaw na ang Tataypo River. Kung minsan masakit yung ulo ko dahil bahalante nung pag nag-iigib po ako. Problema ng mga residente dito sa barangay Magtaking, Bugalyon, Pangasinan ay kapag umaapaw na itong Tataypo River. Kapag nangyayari kasi yun, 100% ng mga kabahayan dito sa kanilang barangay ay nalulubog sa baha. Kaya naman ang naisip na solusyon ng barangay council ay gawing dike ang gilid ng ilog. Nakatakdang gumawa ng resolusyon ang barangay council ng Magtaking para hilingin sa lokal na pamahalaan na magkaroon ng dike sa lugar. Problema namin yun dahil malakas ang galing ng tubig sa galing ng bundok. Kaya pag-apaw nun talagang apektado ang mga bahay. Apektado ho. 6 na kilometro ang haba ng gagawing dike. Sa oras na magawa raw ito, tiyak na maiiwasan na ang pagbaha sa lugar.